kauna-unahang nagawa para sa mga Protestant. So let us see. So matatagpuan natin itong Zuiderkerk Church dito sa Amsterdam. Malapit lang din to doon sa kanal. At actually important, very important, significant to kasi yung mga kilalang tao dito most likely may important at contribution sa kanila tong church na to. Ito yung unang church na nagawa para sa mga Protestant and basically from 17th century pa to, pero nag-start ang pag-aayos dito noong pang 1603 hanggang 1611. Pero yung tower nito, kung makikita nyo up there, meron nakalagay na 1614 kasi yun naman yung time na natapos yung tower nito. So basically, pag nakita nyo yung church, matagal na rin siya. Sobrang matagal na rin siya. So sinasabi na yung si Rembrandt at saka yung isa pang kilalang painter dito sa Netherlands, which is Monet ang pangalan, pero hindi Edward. So malaki daw yung contribution sa kanila nung kanilang mga gawa dito sa church ito. Kasi si Rembrandt malapit lang din nakitira dito. So around this church merong plaza dito. So marami dito nag-stay, pero actually hindi naman lahat ng mga taga dito gusto nang nakukunan ng picture. Gusto nang nakukunan ng video, so we avoid taking videos of them. So mapapansin natin yung tower niya nasa taas. Meron din silang carillon bells. At basically, itong tawag dito, church na to ay ginawa nung sikat na architect na si Hendrick de Keyser. So, nung namatay din si Hendrick de Keyser, dito din siya inilibing doon sa tuktok ng tower. So, makikita niyo yung kanyang himlayan upstairs. Siya yung architect na nag-ayos nito. At makikita nyo, mapapansin nyo rin, influenced by neo-gothic itong church, no? Kasi yung design niya is most probably early baroque, pero tinawag nila yung neo-gothic kasi early Renaissance, pero late na siya ng medieval. So, mapapansin nyo, makikita nyo mula dito pataas, makikita nyo yung structure niya is may talagang meron siyang influence ng Gothic. Pero hindi lahat kasi like this one, makikita nyo influence na to ng Renaissance period. So, most likely 1600 talagang makikita nyo yung Renaissance era dito sa church na to. Actually, nagpapapasok talaga sila sa taas. Kaya lang, marami na tayong napuntahan eh. medyo pagod na tayo. So, ano na. So, tignan na lang natin yung taas actually. Mas maganda siya dito tignan upstairs. Doon naman sa malalakas ang tuhod. Umakyat sa taas ko. May lakas pa kayo.
everyone. Ito na naman tayo, no? Pero hindi nga tayo makakapasok kasi actually pinapayagan lang nila yung akit sa taas. So, most likely hanggang dito na lang, pero continue to subscribe and watch our videos. Bye-bye!